Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. John the Baptist appeared preaching in the desert of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." It was of him that the prophet Isaiah has spoken when he said, "A voice of one crying out in the desert, prepare the way of the Lord, make straight his path." John wore clothing made of camel's hair and had a leather belt around his waist. His food was locust and wild honey. At that time, Jerusalem, all Judea, and the whole region around the Jordan were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River, and as they acknowledged their sins. When he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, "You brood of vipers, who warn you to flee from the coming wrath? Produce good fruit as evidence of your repentance. And do not presume to say to yourselves, 'We have Abraham as our father.' For I tell you, God can raise up children to Abraham from these stones. Even now, the axe lies at the root of the trees. Therefore, every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. I am baptizing you with water for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I. I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. With winnowing fan is in his hands. He will clear his threshing floor and gather his wheat into his barn. But the chaff he will burn with unquenchable fire." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Advent is not just about waiting and anticipating. In today's Sunday celebration, it reminds us that Advent is also about making preparation. Making preparation. Four things I would like you to think. Four things. Number one, in failing to prepare, you prepare to fail. In failing to prepare, you're preparing to fail. Ang kabiguan mo maghanda, naghahanda kang mabigo. Hello? Ang kabiguan mo maghanda, naghahanda kang mabigo. Hindi ka naghahanda, kaya ka nabigo. Kaya ka bagsak sa exam, hindi ka naghanda. Kaya ka hindi ka natanggap sa trabaho dahil sa interview hindi ka naghanda. Marami sa atin hindi naghahanda. Hindi naghahanda. Yung ibang nagbiyahe, kaya ano, maraming naiiwanan, pagtingin nila sa maleta nila, hindi nila dala yung dapat nilang dalhin kasi hindi sila naghanda. Marami sa atin ang hindi naghahanda. Umaasa tayo kay bahala. Ano po? Bahala na. Kaya tayo nabibigo. My dear friends, my brothers and sisters, you need to prepare so that you will not fail. But in failing to prepare, you are doomed to fail. Ano ang hindi ko pinaghahandaan? Ano ang hindi ko pinaghahandaan? Second, don't just prepare for short-term goal, prepare for a long-term goal.
Mga minamahal na mga kapatid, palagi ko yung sinasabi, maraming mag-asawang naghihiwalay kasi ang pinaghahandaan lamang ay kasal. Hindi pinaghahandaan ang buhay mag-asawa. Hindi ka pwedeng umulad sa buhay kung ang iyong pananaw maiksi lang. Maiksi lang. Kailangang malawak, mahaba. Hindi mo tinatanong kung anong bukas, hindi mo tinatanong kung anong mangyayari sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Mahaba ang iyong pananaw. Ang hinahanda mo ay hindi lang exam, pinaghahandaan mo ang iyong magandang kinabukasan. Hindi yung maiksi lang. What I liked among the Jews, talking with them, is their plan is always generation after generation. Hindi sila nagplaplano tungkol lang sa kanilang mga anak. Nagplaplano sila sa anak ng mga anak ng mga anak ng anak nila. Inihahanda nila. Tayo, hindi tayo naghahanda. Nasasanay tayo na merong naghahanda para sa atin. Mga magulang na narito, huwag niyong turuan ang inyong mga anak na maging tamad. Napapaano na kayo ang naghahanda sa kanilang susuotin bukas? Sila ang maghanda. Sila ang maghanda. Mahirap yung, aba, laro ng laro, gimmick ng gimmick. Kinabukasan, titingnan na lang ang tukador kung may susuotin o wala. Sila ang paghandain ninyo. Hindi pwedeng lahat gustong kumain pero ayaw tumulong magluto. Hindi po ba, no? Kailangang marunong. Hindi lang yung pag kayo ay, di ba, pag tayo po ay naghahanda ng lakad, mas nakakatipid tayo kung handa tayo kung saan tayo dadaan. Yung mga nagda-drive dito, mahirap na mga may sasakyan ka, hindi ka naghanda, hindi mo tinignan kung mayroon kang gasolina o wala. Sayang ang ganda ng sasakyan mo, hindi ka nakarating. Kasi hindi mo pinaghandaan kung mayroon kang gasolina. If you don't want to fail, then prepare. Second, don't just prepare for a short-term goal. Prepare for a long-term goal. Third, maganda ito. Magandang pagtunan ng pansin. Ang alin? You must learn to delay your gratification. Learn to delay your gratification. Ano ibig sabihin nun? Yung matuto kayong mag-antay sa bunga ng inyong mga tinanim. Tandaan po ninyo, you can never eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. You can never eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. Huwag mong aasahan na yung katatanim mo lang ngayon, aba, pipitas ka ng bunga bukas. Hindi. Mag-antay ka. Matuto kang mag-antay. Kasasaing mo lang, gusto mo kagad kumain? Hindi po ba? May mga taong hindi lang kumain kahapon, nag-fasting, gustong pag nagtimbang ngayon, mababa ang timbang nila. Ano ka? Bisa ka lang hindi kumain, tapos sasabihin mo ngayon, ay, hindi ako bumaba. Mga minamahal na mga kapatid, ilang beses ko yung sinasabi, huwag niyong sisisihin ang Pasko na kayo ay tumataba ng Pasko na August pa lang mataba na kayo. Hindi po ba? Ang hirap nung antaba ako na. Di ba? Tuwing tutungtong ka sa timbangan mo, ang nakasulat, E. Di ba? Ha? Hindi lang error, sumisigaw yung timbangan, E! Father, ang bigat ko. Galit na galit ka na ikaw ay mabigat. Hindi po ba?
para hindi ka nagagalit na tuwing ikaw ay tumutungtong, ikaw bigat na bigat, humiga ka, itaas mo ang iyong paat, doon mo ipatong ang timbangan. Magaang ka doon, magaang ka. Diba? Ang hirap yung nakikipagkwentuhan ka dyan, ang ganda-ganda ng araw, ipapasok yung kwentuhan, ang taba-taba ko, Father, mabuti ka pa, ang payat mo na. Sabi, ano bang masama sa mataba? Ano masama sa mataba? Ibig sabihin nun, mayroon kang kinakain. Mahirap yung mataba kang wala kang kinakain, di po ba? Ano? Ikalawa, mahirap kidnapin ang mataba. Tandaan mo yan. Ano po? Sa panahon ng taggutom, mamamayat ka, kami patay agad. Di po ba, no? At tandaan mo, ito ang pinakamagandang nabasa ko. Ha? Mas masarap ang mataba kaysa hipon. Ha? Alam niyo ba yon? Mas masarap ang mataba kaysa sa hipon. Pinagninilayan ko kanina, ang ganda ng pagninilay ko eh. Bakit? Sa litsyon walang tinatapon, sa hipon meron. Di ba ano? Ha? At least meron kayo natutunan sa araw na ito. Na po, ha? Di ba ano? Di ba? Delay your gratification. Yung mga dalaga din ay mga nanliligaw. Sapagkat kumadalwanan. Hoy! Di ba ano? Nagkangitian lang kayo dyan sa parking area? Oo ka agad. Ano ka ba? Mga minamahal na mga kapatid, delay your gratification. Mahirap yung katatanggap mo lang sa trabaho, nag-i-expect ka agad ng sick leave at saka vacation leave. Magtrabaho ka muna. Diba? Ano po ang hindi ko maantay? Ano po ang hindi ko maantay? Mga minamahal na mga kapatid, kaya tayo nabibigo, hindi tayo marunong mag-antay. Hindi pagkatanim, may aanihin agad. Mga magulang na narito, tulungan ang mga anak na matutong mag-antay. A good spiritual writer have said this, you must learn to dance along the hallway of your corridor before the next door open. You must learn to dance in the hallway of your corridor before the next door open. Diba? Kaya tayo nagbibit ng red light, hindi tayo marunong mag-antay. Kaya tayo nagbibit, ha? Kaya tayo sinasalubong natin ang traffic kasi hindi tayo marunong mag-antay. Nagkakagulo ang buhay natin kasi hindi tayo marunong mag-antay. Gusto mo sa Diyos, Lord, give me patience, but I want it now. Ano ka? Learn. What? To wait. Learn to delay your gratification. And fourth, this is very important. Clean your mess. Clean your mess. Ano po? Number one, sa kabiguang makapaghanda, naghahanda kang mabigo. Kaya maghanda. Second, don't just prepare for a short-term goal, prepare for a long-term goal. Don't just prepare for the weddings, prepare for your married life. Don't just prepare for the exam, prepare for your career. Don't just prepare for the interview, prepare for your work. Third, delay your gratification. Remember, you cannot eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. And fourth, learn to clean your mess. Ano ibig sabihin nun? Matuto kang maglinis. Mahirap yung mahilig kang kumain, ayaw mong maghugas. Hello? Mahirap yung mahilig kang kumain, ayaw mong maghugas. Ang aming nanay,
sumama yan sa mga cooking lesson. Ano po? Gustong-gusto namin yun, yung pa-bake-bake. Ano po? Kasi kain ka ng kain eh. Pero ang problema namin, pagkatapos mag-bake, ang daming lilinisin, ang daming uhugasan. Di po ba? Ano? Kaya kami magkakapatid, ginagawa namin, kami ay pito. Nakatoka kami gabi-gabi kung sino maghuhugas. Gabi-gabi. Ano po? Kaya kung ako maghuhugas ngayong gabi, ang aking panalangin, sana ang ulam prito. Ano po? Kasi pag prito ang ulam, kokonti ang huhugasan. Ano? Pag ang ulam ay may sabaw, ay grabe. Ano po? May mangkok, may tasa, ang daming uhugasan. Asaran yan. Ano po? Asaran yan. Sabi, pag prito, nagagalit ako. Kasi kukuha pa ng platito, gagawa pa ng sausawan. Ano po? Sabi, iinan niya na lang dyan sa isda. So, gagawa ka pa ng sausawan. Dadami pa ang hugasan, di ba? No? Kwentahang-kwentahan, hindi po ba? Ano? Mahirap yung gusto mong uminom na malamig na tubig, pero pag wala ng laman ang bote, binabalik mo. Hindi po ba? No? Ang dami nag-aaway na ganun. Iinom siyang ganun, magtitira pa ng konti para ibabalik yung bote, ano po, at sasabihin niyang, may laman pa naman eh, di ba, ano? At ikaw yung uhaw na uhaw, ha? Pagbukas mo, ang malamig ay bote lang, ano po? Kailangan mong pisain yung bote para may pawis na madagdag sa iyong iinumin, di po ba, ano? Clean your mess. Mananabi ako ha. Pagka minsan dito sa simbahan, pagkatapos ng misa, pag naglinis, aba, kung ano-anong basurang iniwan nyo dyan. Ano ito, sinehan? Iuwi nyo yung mga kung ano-ano yung... Hindi ito sinehan. Mga minamahal na mga kapatid, kung ano-anong iniiwan nyo dyan. My dear friends, my brothers and sisters, learn to clean your mess. Anong ikinaiinit ng ulo ng tatay ninyo, mga anak? Kung kayo'y may sasakyan, dinudumihan ninyo at hindi kayo marunong maglinis ng sasakyan. Hindi po ba, ano? May mga taong gusto lang mag-drive, ayaw magpakarga ng gasolina. Ha? Yung aking pamangkin, natuto ng mag-drive. Pinapahiram na ng kanyang ina. Sabi ba naman ng nanay niya, pakihatid mo itong kapatid mo dyan, ha? Total, ikaw naman may dala na sasakyan. Nagulat ako, sabi ng aking pamangkin, oh, ako lang nagpapakarga ng gasolina eh. Diba? Tama noon, pag sila yung sakay ng sakay, walang pakialam. Hindi po ba, ano? Sabi ko sa mga pamangkin ko, may mga trabaho na kayo, kayo naman na magpakain ngayon. Wala, hanggang Jollibee lang kami. Ano po? Pag sila ang kakain, lamon. Hindi po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, clean your mess. Kung gusto mong masagana ang buhay, matuto kang maglinis. Hindi po ba, ano? Alam niyo ang nakakainis. Nakakainis sa mall ng Pilipinas. Ano nakakainis? Atin-atin lang ito. Nasira ang tiyang ko. Nasira ang tiyang ko sa mall. At alam niyo naman ang kwento ng mga siraan tiyan. Hindi po ba, ano? Ang daigdig mo ay nasa puwet mo lang. Hindi po ba, ano? Ha, yun lang ang laman ng isip mo. Ay, naghanap ako na siya. Mga pari kami, naghiwa-hiwalay kaming ganyan. Ano po? May nanood ng sine, mayroong po saan. Ako, ang inisip ko lang, CR. Di dali-dali ako, dali-dali ako, di ba? Pag upo kong ganyan, ilabas mo, di ba? Siyempre, pag nailabas mo, sasabihin mo kagad, salamat sa Diyos. Ano po? Ito, malaking problema. Walang toilet paper. Mabuti na lang talaga may cellphone, di po ba, ano? Tinext ko yung kasama ko yung pari, ano? Father John, may problema ako.
Sabi ko, walang toilet paper. Ano po? Nasa CR ako, sa ganitong floor, sa ganitong side. Sabi niya, nanonood ako ng sine. Sabi niya, ganon. Sabi ko, anong mas mahalaga? Yung sine o ako? Sabi niya. Sabi niya, yung sine. Ay, dyan! Ibili mo ako toilet paper. Ano po? Anyway, syempre, masama ang loob niya kasi lumabas siya. Hindi po ba, ano? Ito na, ito na. Di lumabas siya, bumili siya ng toilet paper. Ano po? Pumasok siya sa CR. Ay, hindi naman niya alam kung anong cubicle ako, di ba, ano? Sabi niya, Dave! Dave! Buti na lang hindi sinabing, Father Dave! Father Dave! Di ba, ano? Nakakainis! Gumagamit ka, inuuwi mo pa yung toilet paper. Mga minamahal na mga kapatid, ang pinagdasal ko talaga, sana kung sino man nag-uwi nito, mabiktima. Hindi po ba, ano? Ha? Huwag kang mabibigong maghanda, kundi inihahanda mo ang iyong kabiguan. Don't just plan for a short-term goal, plan for a long-term goal. Third, delay your gratification. Fourth, learn to clean your mess. Amen.